Hindi nawawala sa katawan ng isang taong nagkaroon ng chickenpox o bulutong tubig ang virus na sanhi nito. Namamalagi ang varicella zoster virus sa nerve cells na konektado sa spinal cord. Posible itong maging aktibo ulit at maging sanhi naman ang shingles o herpes zoster, isang napakasakit na skin infection. Minsan pag masyadong maaga, minsan mami-mistake mo siya as another allergic reaction, pero dig into the history of the patient, no? Ang sasabihin niya prior to the appearance of the rash, nagkaroon daw ng parang may mainit, may masakit, may parang itchy or tingling sensation dun sa area na kung saan siya sisibulan ng rash, no? At ang characteristic rash niya, blisters on top of a red base. So cluster siya of vesicles, para ring bulutong tubig pero in clusters on one side of the body following the nerve. Minsan para siyang stripe na para puro blisters on one side of the body. Hindi siya nagko-cross sa midline eh. Sa isang part lang talaga, kaya ay nako, shingles na ito. Ang iba pang sintomas ng shingles ay lagnat, sakit ng ulo, pananamlay ng katawan at sakit ng tiyan. Kadalasan ay umaatake ito kapag humina ang resistensya ng isang tao. But you nare-reactivate, no? Hindi ito masyadong ma-explain talaga kung bakit. Pero ang pinaka-common or ang pinaka-maraming nababanggit sa mga studies is yung increased risk nito sa mga taong bumababa or nagwe-wane yung immune system nila. So, una-una, bakit ba nababa ang immune system? Kaya nga common ang shingles sa matatanda. E di una yung edad. The elderly, yung mga 60 years old and above, sila yung usually bumababa na ng konti ang immune system. Sila na rin yung mga nagkakakondisyon, mga sakit sa katawan na nakakababa ng immune system. So yung mga immunocompromised, ayan, yung may mga cancer, lymphoma, leukemia, HIV infection, yung mga na may organ transplant, bone marrow transplant, yung umiinom na mga immunosuppressive drugs, no, like steroids. Kapag hindi nagamot ng maaga, ang shingles ay maaring mauwi sa mga komplikasyon gaya ng pagkabulag at severe nerve pains na tumatagal ng ilang taon. Paano maiiwasan ang pagkalat ng shingles? Alamin mula sa Doctors on TV ngayong linggo, alas 11:30 ng umaga, dito lang sa UNTV. Beth Lamodo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.